Hello guys, so meron na naman tayo dito ng ayusin na TV. So yung problema daw nito guys is wala siyang picture. So yung brand nito guys is BGL, so China board siya guys, CRT TV. So ititesting natin siya guys kung talagang walang picture. Si-switch natin yung main switch. So yun guys, nag orange siya, ibig sabihin nag oscillate siya guys. Pero wala siyang picture guys, black screen lang siya. So yun guys yung trouble nito. So try natin ayusin guys. Yung board niya, so ito guys yung ano, yung board niya. So ito yung regulator niya. Ito naman yung primary capacitor, ito yung fuse. Ito yung positor niya, guys. So yan. Ito naman dito yung ano, yung vertical IC niya. Ito naman yung each out. So yan, guys. Ito naman yung secondary capacitor na dalawa. Ito naman yung pinaka-fusable papuntang ano, ay naputol. Naputol siya guys kasi kalawangin na. So papunta siya ng ano, B+, fusable siya. Ito naman yung jungle IC niya. Meron din ako ditong nakikita guys na jumper na mga kinakalawang na guys. Yan o. Tsaka dito guys, meron din ako ditong nakikita na ano, na jumper na putol na. So meron ditong jumper. Yan guys. So yan, putol na siya guys. So pinaka-importante pa naman itong jumper na to. Tapos ito may capacitor din dito na ano, na putol na din yung paa dahil may kalawang na. So marami dito guys mga may kalawang. So ito rin may, mayroon din dito ang capacitor, putol din. So yan guys, mga kinalawang ito guys. So ito rin guys yung ceramic, putol na din yung ano, yung paa niya dahil kinakalawang. Pati itong jumper na to guys, sumamaya lilinisin natin yan guys. Ito rin dito guys banda, kinakalawang na din pati ito. So halos lahat dito kinakalawang na, so kailangan linisan at saka palitan. Kaya siguro walang picture to. Pati dito, itong jumper din dito, importante din ito. Tapos meron dito yung jumper na parang susunog na siya guys. So yan siya guys, oh. May jumper dito na nasunog tapos naputol. So yun yung nakakakost ng hindi pagpipicture. So yan guys, natanggal na. So yan guys. So madami ako ditong ano, aayusin pa. Kasi ang daming sira. Ang daming kinakalawang. Thank you.
So lilinisan ko na siya guys ng lacquer thinner yung board para malinis siya. Malinis na yung board. So next naman natin gagawin is hahanapin na natin yung mga sira. So yun na guys, natanggal na yung ano, yung ceramic na putol na. Ito siya guys. Inilinisan ko muna guys yung mga kinakalawang ng mga jumper. So unahin nating i-solda yung ano, yung ceramic na naputol. Mahaba pa naman yung natitirang paaso. Ibabalik lang natin siya, guys. Kinikis-kisan ko siya, guys, kasi madumi. May kalawang na din yung mga paa. Thank you.
So yun na guys, nakabit na natin yung ceramic. So ang gagawin na naman natin next is yung mga putol na capacitor naman. Saan na ba yun yung isa? So hahanapan ko siya guys ng capacitor. Yung value niya is 0.47 microfarad 50 volts. So hanapin ko siya. Tapos ito naman yung isa 2.2 microfarad 50 volts. So mag-iba sila. So ito lang muna yung hahanapan ko. Tanggalin ko muna siya, guys. So ito siya guys, may leak na siya. So yung value niya is 0.47 microfarad 50 volts. So hanap lang ako guys. So ito na guys, nakahanap na ako ng 0.47 microfarad 50 volts. So yun na guys, nailagay ko na yung capacitor. So yung dito naman banda sa may ano. Yun pala yung capacitor na pinalitan natin guys. So dito naman tayo sa may tuner. So 2.2 microfarad 50 volts. So ito siya guys. 2.2 microfarad 50 volts. So ito na guys, nakahanap na ako ng 2.2 microfarad 50 volts na ipapalit.
So ito na guys yung ilagay natin na ceramic, yung naputol kanina. Tapos ito naman yung capacitor na pinalit, tsaka yung dito. So dito naman tayo sa may nasunog na jumper, dito sa may horizontal section. So yung ginawa pala dito guys sa may nasunog na jumper, ang ginawa pala dito ng unang technician, jinumperan niya na pala dito sa likod ng soldering lid. So kaya pala. So yun guys. So dito na lang tayo mag ano sa may ano yung naputol kanina na resistor papuntang B plus ito. So ayusin natin yung pagkakalagay din. Ito yung resistor, yung panang resistor sa likod. Papunta siyang B plus. So yun siya guys, B plus, ito yung B plus ng flyback. Ito naman yung capacitor sa secondary, yung dalawang capacitor. So yun guys, so ayusin lang natin yung pagkakalagay sa ano, sa resistor. Tsaka i-check din natin siya guys kung open. So ito na guys yung ano, yung resistor na fusible. So 2.2 ohms, so fusible siya guys. So ang daming sira nito guys. Merong mga capacitor na putol. Meron ding mga jumper na putol. May resistor na putol. So yun. Yun yung mga trouble nito guys. So check natin itong resistor kung hindi siya open. So i-rearrange natin yung multi-tester natin sa times 10. So yun guys, okay pa naman yung resistor. So ibabalik lang natin siya guys. Ito yung panang resistor ng fusible kanina, yung papuntang B plus. So yung mylar din kinakalawang na din yung paa.
Pero okay pa naman siya, guys. Hindi pa naman siya naputol. So, konting linis lang. Pati itong ceramics, mylar din, guys. Ceramic naman, mylar pala. Kinakalawang na din pa. So, i-check ko, guys, yung ano, yung resistor papuntang heater. Ito siya, guys. So, okay lang siya, guys. Napatayo ng mga kapasitor na putol kung meron pa. Pa ditong kinakalawang na jumper. Guys, napalitan ko na yung mga nasira. So, yung next naman natin na gagawin is i-testing naman natin siya, guys, kung gumana na. I-testing na natin yung TV na inayos natin. So yun na, guys, okay na yung TV na inayos natin. So sana may natutunan kayo sa ginawa kong video. So dito na lang, guys.